up guys. So ipapakabit na natin ngayon yung mugs, no, na nabili natin. Ha? Okay. Halima na. Tayo ka kaliwa, no? Oo, sir. Ah, wait lang ah. Tara, tara na tayo. Sayo muna. Boss, boss kay Arnold. At kung makita nyo mga boss, dito kami sa may hybrid motorcycle works. Yung kasama ko kasi, magpapa-install siya ng two-way alarm. Papakabit siya. So balikan ko na lang kami mamaya pag in-install na namin. Dahil may ginagawa pa yung mekaniko na mag-i-install. So kung napanood niyo yung part 1, ito po yung continuation man. So today yung video na ito is regarding pa rin sa mags na yan na topic natin last time. So as you can see sa intro natin kanina, nakita nyo naman na nakakabit na siya sa motorcyclo natin. And then wala, natin dito ha. Then gagawa natin siya ng review regarding dito. So, ano nga ba yung una kong napansin sa kanya? Kung in-install ko siya. So, first, ang una kong napansin sa kanya, mga sir, is yung kung paano siya manakbo. No? Kasi kung tatanungin niyo ako, sobrang smooth niya. Ang smooth niya, swabe siya manakbo. So, para sa akin ha, kasi ako mahilig lang ako sa mga pa-chill-chill. Yan tayo sa pa-chill-chill na yan, eh, no? Maraming nabibiktima niyan eh. So yun, kung ikaw yung tipong rider na mahilig ka na sa chill ride, no? Pachilak-chilak lang, takbo pogi. So masasabi ko na shoot sa'yo to. Pero kung ikaw naman yung tipong rider na mahilig ka mag-racing-racing, so hindi ko sa, ewan ko lang ha, pero sa akin okay pa rin. Pero yun nga, kung mahilig ka sa racing-racing, syempre, aram naman natin lahat na kung mas malaking mags, mas malakapag na gulong, ibang-iba na yung performance niya compared sa pinaka-stock natin. So, yun nga, ibang-iba yung performance niyan. So, alam naman natin lahat na kung mas malinis ang mags, no? Mas magaan, mas mabilis. Ayan nga po, mga sir, anihin mo yung bilis mo kung yun naman yung magiging dahilan ng kapapahamak mo. Pero kung sa bagay, yung disgrasya, kakambal na talaga natin yan eh. Palagi ka dyan yan. Ay, tanong, ingat natin, puta, di maiwasan yan. Oo, nabiktima na rin ako yan. So, kailangan lang talaga, disiplina sa sarili. At higit sa lahat, alamin mo yung limitasyon mo hanggat maaari. Ikaw nakakalam sa sarili mo yan eh, kung kaya mo talaga eh. Ako kasi, okay na ako sa takbong pogi lang. Hindi ko kailangan ng mabilis talaga.
dahil makakarating din tayo sa pupuntahan natin. At saka alam nyo namang lahat na meron akong pamilya, may asawa at anak ako. Yan, may asawa at anak ako na naghihintay sa akin, kaya lahat ng pag-iingat ginagawa ko lagi yan. Bago ako mag-drive, bago ko sakayan itong motor ko, bago ko tanda rin ito, nagdadasal ako, humihingi ako ng protection palagi. Kasi mahirap yung nakatuwilis lang tayo. Kunting pitik lang sa atin, pwede na natin ika-disgrasya yun, di ba? Samahan pa ng mga kamote dyan. Matuto tayong alamin yung limitasyon natin, no? So, ayun nga, yung balik tayo sa usapang bags, naligaw na tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. So, yun nga guys, yung bags kasi ng MIUI 125, napakagaan po talaga yan. Napakagaan at the same time napakaliit. Ngayon, ang kinagandahan talaga kasi sa malapad na kulong, bukod sa smooth siya manakbo, di ba? Eh, wala kang kaba kahit medyo i-banking mo man ng kaunti. Dahil pero yun nga guys, kung yung bags ng motor mo is malaki at ganon din yung gulong mo, hindi po siya malikot. And then kung yung bags mo naman is napakaliit, so yun nga, kung ang bags mo is maliit, diba? Maliit, yung bags mo maliit, pati yung gulong mo, malikot po yan. Hindi katulad ng mga malalaking bags and then malaki yung gulong, napaka smooth manakbo, as in smooth talaga. Alam mo yun, mas kampante ka. Pero yun nga, depende kasi yun eh, nasa rider pa rin yan kung ano yung magpapa satisfy sa'yo, kung saan ka mas magiging masaya, mas magiging comfortable. Ako kasi, ako yung tipong tao, sabi ko nga kaganina, ako yung tipong tao, takbong pogi, kumbaga chill ride. De, pero seryoso, chill ride lang ako. Kaya nasabi ko, mas priority ko sa sarili ko yung safety ko palagi. Yung safety ko talaga. Kasi naghihintay sa akin yung asawa at anak ko, yung magulang ko, yung mga nagmamahal sa akin. So gusto ko na kung ano ako pag alis, buo pa rin ako pagbalik. So ayan, mas concern na talaga sa safety ko. Kasi ako, para sa akin bilang rider, bilang rider nga, ayan, mas panatag ako eh, kung ganito yung gulong ng motor ko. Malapad yung mags, malapad yung gulong. Kasi ramdam ko eh, hindi talaga siya malikot. Kahit yung tipong may angkas ako, kahit yung takbo mo, daan-daan lang, napaka-smooth niya, as in. Kasi nagaling din naman ako sa stock mags eh, ang MIUI 125 natin, bago ako nagpalit. Na-experience ko talaga dun, malikot siya. Hindi naman sinabing hindi sa safe. Hindi naman i-design yan para sa motor natin kung hindi sa safe. Ako, sariling opinion ko lang yun bilang rider. Then, kung saan ako komportable at kung saan sa tingin ko mas ligtas ako. Ganun ba? So, karamihan kasi sa iba, mas gusto nila yung maliliit na gulong. No? Maliliit din yung mags nila, yung iba naka-rim, napakaliit. Kasi nga, mabilis talaga, actually, mabilis siya, sa totoo lang, matter. Natural, bagaan siya eh. Hindi ka tulad ng mabigat ng mags. Nagbabago talaga yung arangkada mo. And then, ganun din sa top speed mo. Nagbabago lahat yan, meron talaga lahat yan. Nagbabago, mararamdaman nyo yan kahit kayo panagsabit kayo. Kasi ako, ramdam ko yun eh. Yun, hindi na natin ililigay yung usapan natin regarding lang sa bags na to. And then sa bags naman na to na XM8, so ang pinakamalapit sa kanya na pwede nyo ipagkumpara is yung bags ng MIUZone. Ang konting diferensya lang ng dalawang to, no? Yung bags ng XR8, yung pang front lang ha, yung front nito mas malapad kaysa sa bags ng MIUZone. Yung sa front ng MIUZone mas malapad to yung XR8. Pero yung sa rear, halos parehas ng size guys. Walang pinagkaiba, parehas lang. Nagkakatalo lang dun sa harap na mags. Mas malapad yung XR8. Ngayon, dun sa mga naka MIUZone na mags dyan, no?
kahit hindi na po siguro kayong magpalit kasi halos parehas lang talaga, as in parehas. Bago naman sa mata, no? Pwede kayong gumamit ng X-Speed. Hindi ko po ini-endorso ito, ha. Ito is based lang din sa experience ko, no? Kung ano yung basta yun sa akin. Ganun. Yung RB8, actually RB8 talaga yun yung trip na trip ko nung una. Kasi sabi nila mas magaan. So hindi ko alam kung ano talaga yung totoo, kung ano yung mas magaan sa dalawang to. Pero masyado na kasing common sa mata natin yung RB8. Pero alam naman natin yung RB8 kasi subok naman na yan, eh. Matibay na talaga yan, no? Talagang yan na siya, eh. Kung titimbangin ko, ah, based din sa mga kakilala ko at saka sa mga nakikita ko na nagre-review, mas pabor talaga sila sa sa RB8, no? Sa Racing Boy. And then dito naman sa X-Speed, okay din naman yung iba, yun nga lang, ha. Mas mabigat to. Mas mabigat daw to, sabi. Ewan ko lang, ha. Ako di ko masasabi kasi hindi ko naman napag-compare talaga na as in nahawakan ko ng actual yung mags ng RB8, eh. Pero para sa akin naman kasi, regarding sa mga mags na yan, pag sinabing aftermarket, iba pa rin ang tibay ng stock mags natin, mga sir. Kung pagdating lang sa patibayan, eh wala nang mas titibay pa sa stock mags natin. Then sa mga mags na to na aftermarket, okay naman siya. Actually, ang tibay ng isang mags ay depende pa rin sa isang rider na nagdadala. So yun nga, gaya na sabi ko, unang matibay na mags sa rider na balahubas at sa lubak na malalim. Yun talaga yung totoo dun, eh. Pero yun nga, guys, nasa sa inyo pa rin yung pinaka-desisyon, no? So, yung sa akin, opinion ko lang po yun. Kaya, huwag sana kayong magagalit, okay? Kasi may kanya-kanya naman tayong opinion, eh. Nirespeto ko po kung ano rin yung sarili yung opinion regarding sa ganitong pag-uusap. And then, sa hindi pala nakakaalam kung anong size ng gulong na gamit ko, yung gamit ko po na gulong sa rear is 100x80 at nasa front naman is 80x80. So siguro hanggang dito na lang yung vlog at tatapusin ko na dahil masyado nang matao sa lugar na to. Maraming salamat po, mga sir, sa patuloy na sumusuporta ng channel ko na to, no? Maraming salamat po. Taas po itong pasasalamat po ako ng mga sir. At God bless po sa ating lahat. At ride safe lang po palagi. Lagi po nating isipin na mayroong naghihintay sa atin. No? Takbong ano lang tayo. Takbong pogi lang tayo, mga sir. No? So, yan po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo yung video na to, like nyo na rin and then share nyo na rin sa mga kapwa natin riders para nung sa ganun is meron silang idea para makapag-decide sila kung napakasulit nga ba na bumili ng mags na to. So ako, kung ako tatanungin nyo sa ngayon, my answer is yes, sulit po siya, sulit na sulit. So yun nga, mga sir, so gandito na lang and then ride safe po palagi sa ating lahat and bubus!